PNP, walang natatanggap na bantang pansiguridad sa idaraos na translasyon ng itim na Nazareno. Pilipinas, bumangalawa sa listahan ng mga bansang may pinakamaraming pinapatay na human rights defenders. Mayigit isang dampasahero ng barkong galing Pilipinas, ligtas na nasagit matapos tumaob sa Malaysia. Sa iba yung dagat, state of emergency, idinaklara sa California dahil sa methane leak. Sa balitang sports, rain or shine, tatangkain makabawi sa San Miguel Beer sa Game 2 ng PBA Philippine Cup Semifinals. Sa ating health news, mga pagkain para protektahan ang ating atay, alamin. At sa ating showbiz balita, Pinoy director ng animated movie na Inside Out, excited nang dumalo sa Golden Globe Award. Mula sa DWIZ News Center Manila, narito ang inyong tagapagbalita, Alex Santos. Magandang tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito po ang detalye ng mga balita. Ang Pilipinas po ay nanguna sa mga bansa na may pinakamaraming pinapatay na tagapagtanggol ng karapatang pantao sa labas ng Latin America. Batay sa report ng Frontline Defenders, 31 human rights activists ang napatay sa Pilipinas sa unang 11 buwan lamang ng 2015. Pinakamapanganib namang lugar para sa mga human rights activists ang Latin America. Sa 156 na napatay na human rights defenders nitong 2015, halos kalahati sa mga ito ay mula sa Latin America at Colombia. Kalimitang biktima ng pagpatay ay ang mga lumalaban sa mga malalaking mining projects at logging na ginagawa sa mga lupaing pag-aari ng mga katutubo. Ligtas naman na nasa gip ng mga otoridad sa Sabah, Malaysia, mahigit 100 pasahero ng isang barko mula sa Pilipinas na lumubog sa naturang bansa. Ayon sa ulat, ang ferry boat ay may sakay na 158 pasahero ay umalis sa Tawi-Tawi patungong Semporna area sa Malaysia. Subalit bago pa lamang ito makadaong, ay nasalpok ito na isang malaking barge. Agad na isinugod sa paggamutan ang mga nasaktang pasahero. Simula sa Abril, posibleng wala nang makuhang libreng contraceptives sa mga health centers. Ayon kay Health Secretary Janet Garin, hanggang Marso na lamang tatagal ang supply ng mga contraceptives na nabibili o nabili sa budget noong nakarang taon. Una rito, tinanggal ng Senado sa panukalang budget ng DOH ang 1 bilyong pisong nakalaan sana para sa libreng condom, IUDs at birth control pills sa mga government health centers. Sinabi ni Garin na 7 milyong babae o halos 7% ng populasyon ang hindi mabibigyan ng family planning service dahil sa kakulangan ng pondo. Dahil dito sinabi ni Garin na kailangang pagsikapan nila sa Department of Health na makakuha ng tulong sa international groups tulad ng United Nations. Sa iba pang balita, walang banta naman sa seguridad na natatanggap ang Philippine National Police kaugnay sa idraos na translasyon ng itim na pong Nazareno sa Sabado. Ayon kay PNP Spokesperson Chief Superintendent Wilben Mayor, maging ang AFP ay wala rin natatanggap na impormasyon hinggil sa posibleng security threat sa naturang tradisyonal na aktibidad. Gayunman, tiniyak ni Mayor na nakahanda at naka-alerto ang PNP at ang Intelligence Unit sa posibleng banta ng kaguluhan. Tinatayang milyong-milyong deboto ang dadagsa sa Quiapo Church para makilahok sa naturang okasyon. Uusad naman po ang prosesyon ng mga replika na itim na poong Nazareno mamayang alas 2 po yan ng hapon. Mula alas 11 na umaga ay sarado na ang southbound lane Quezon Boulevard sa Quiapo, Andalusia Street hanggang Plaza Miranda sa Claro M. Recto at magtatagal ito hanggang alas 9 po ng gabi. Sarado rin ang ilang bahagi ng Evangelista sa Espanya at Picampa at Lerma Street. Marami sa mga replika na isinasama sa prosesyon ay nagmula pa ito sa mga lalawigan. Matapos ang prosesyon ay isa-isang babasbasan itong mga replika ng itim na mga Nazareno. Humingi naman ang panalangin sa publiko si Monsignor Ding Cornel, rector at parish priest ng Quiapo Church para sa mapayapang translasyon ng itim na Nazareno sa Sabado, January 9. Ayon kay Monsignor Cornel, milyon-milyon ang inasahang lalahok sa translasyon kaya hindi maiwasan na magkakaroon ng hindi magandang pangyari kada taon. Dapat anyang unawain ng publiko ang pagpupumilit ng mga deboto na makalahok sa translasyon kahit pa sila ay mahirapan dahil sa ang bawat isa rito ay nakaranas ng milagro mula sa poong Nazareno.
halimbawa din sa may malapit na kwento sa ating Pong Jesus Nazareno para sa kanila, totoo ang buong Senyor. Meron silang hinihiling na talagang wala na silang mahihiga na talagang tulong, talagang mahirap na yung sitwasyon nila. Yung kwento ko sa inyo, talagang ito ay parang makabiblia nga. Yung kanyang anak na si John Kent, pagbulag, ngayon nakakasita. May isang jeepney driver, kurbado siya, meron siya tubig sa kanyang spinal cord. Sabi ng mga doktor ay, iisip mo na lang yan. Sabi niya ay, ni Jeffrey, yan po tinig ni Monsignor Dean Coronel, ang rector at parish priest po ng Quiapo Church sa panayam po ng DWIZ. Umapila naman ang environmental watchdog na Eco Waste Coalition sa mga makikisa sa traslasyon ng itim na pong Nazareno na huwag magkalat at manigarilyo. Ayon sa Eco Waste, batay sa mga nakaraang pagdaraos ng traslasyon, aabot sa may 300 toneladang basura ang iniwan ng mga deboto lalo na sa Rizal Park. Panawagan ng grupo sa mga deboto, respetuhin at huwag magkalat lalo na sa Rizal Park na isang national park. Inimok na Eco Waste sa mga deboto na itapon sa tamang lalagyan ang mga basura, sabay pakiusap sa mga vendor na mag-provide na rin ng mga basurahan o mapagtatapunan ng mga deboto. Sinailalim na sa state of calamity ang California dahil po sa pag-leak ng methane gas mula sa isang underground storage field. Nakaranas sa mga residente ng California na sakit ng ulo, pagkahilo, pagsusuka at hirap sa paghinga dahil po sa naturang leak. Dahil dito, agad na inilika sa lugar ang tinatayang nasa 2,000 pamilya. Kasabay nito, ipinag-utos na ni California Governor Jerry Brown na gawin ang lahat ng paraan upang pigilan ang pagtagas ng methane gas. Aresado naman sa security forces ang 17 retiradong military personnel dahil sa pagkakasangkot nito sa massacre at ilang kaso po ng mga paglabag sa karapatang pantao sa Guatemala. Sinasabing naganap ang mga naturang krimen sa kasagsagan ng digmaang sibil mula noong 1960 hanggang 1996, kabilang sa mga nadakip si dating Army Chief of Staff Benedicto Lucas. Ang kay Top Prosecutor Telma Aldana, 13 sa mga suspect ay sinasabing may partisipasyon sa 88 kaso ng pagmasaker sa mga indigenous people sa pagitan po ng 1981 at 1986. Sinabi ni Aldana ng 4 na iba pang dating miyembro ng militar ay sangkot sa pagkawala ng isang Marco Antonio Molina Tezen malapit sa Guatemala City noong October 1981. Sports Balita. Sa ating sports balita, rain or shine, ha? Mukhang gusto nila makabawi dito sa Beerman o San Miguel Beerman sa Game 2 mamaya po yan, ha? Sa semifinals ng PBA. Alamin natin ang detalye mula kay Ralph Ubina. Tatanggayin ang rain or shine na Last Talk Painters na makabawi sa San Miguel Beer sa Game 2 ng PBA Philippine Cup Semifinals. Ang kay Rain or Shine Coach Yang Giao, sisikapin nila maitabla ang serya sa 1-1 sa laro na gaganapin mamaya sa Araneta Coliseum. Sinabi ni Giao na pinag-aaralan na nila kung saan sila nagkulang nang padapain sila ng Beerman sa Game 1 kahit na nabaw nila ito ng 20 puntos sa naturang laro. Anya, natuto na sila sa pagkatalong iyon at ibubuhos nila ang lahat ng kanilang makakaya upang manalo sila sa serya at makausad sa finals. Para sa Sports Balita, ako po si Ralph Obina. Ito ang Showbiz Balita. Ako, may Pinoy director daw ho ang excited na para dumalo sa Golden Globe Awards. Alamin kung sino ito, Arian Palma, ibigay mo. Magandang tanghali! Excited na nga ang Pinoy film director na si Ronnie Del Carmen na gumawa sa animated film na Inside Out sa 2016 Golden Globe Awards sa Linggo. Maliban kasi sa pagiging nominado ng kanyang pelikula bilang Best Animated Film ay napili din ang Inside Out ng mga miyembro ng Hollywood Foreign Press na napipredict nila na mananalo para sa nasabing kategorya. Kasama ng Inside Out sa nominasyon sa 73rd Golden Globe Awards, Best Animated Film ang Anomalisa, The Good Dinosaur, The Peanuts Movie at Shaun the Sheep Movie. Sinabi din ng direktor na magsusuot ito ng suit na gawa ng Pinoy designer na si Oliver Tolentino para sa awards night. Matatandaan na si Oliver Reen ang may gawa ng red gown na isinuot ni Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach noong preliminary competition ng Miss Universe pageant. Para sa Showbiz Balita, ako si Arian Palm. I'm si Balita Pinisaya. Aniya na nagunang balita sa Mindanao, 5 ka mga madre sa Notre Dame Cabacan High School ang nakasinati og kahadlok human sila gipaarakan og pusil
sa wala mailing mga armadong lalaki sa Blatter sa North Cotabato Provincial PNP nga sakay ang lima ka madre sa ilang pickup service gikan sa Kidapawan City ug paingon kini sa Kabakan. Apat pag-abot nila sa Barangay West Padaton Matalan, mi-overtake sila sa gisundan nilang Mindanao Star Bus apan kalit silang gipabuthan sa mga armadong lalaki nga nag-atang sa daplin sa dalan gamit ang M16 Armored Rifle. May nalamang kay wa mataranta ang driver sa ilang pickup ug gipakusga ng pagpadagan ini ug dito na mihunong sa detachment sa militar ug nangayo sila og tabang. Walay naangol sa mga madre gawas lamang sa mga igo sa mga bala sa ilang gisakyan nga service. At yan po mga balita natin po na IZ Balita Nationwide. Ako po si Alex Santos. Magandang araw po sa inyong lahat.